you can see that South Korea, Vietnam, UK, France, and Germany COVID cases are on the rise, while the Philippines was able to control its cases below 1,000 for several weeks now. At the report nato, this is okay. Kanina, yung last week, nasa less than 500 na po tayo, Mr. President. Next slide, please. According to the Boston Consulting Group, BCG model, it suggests that the Philippines might have a stronger immunity wall due to the following factors in which Dr. Saldana also agrees. Number one is yung type ng vaccine na ginagamit po natin at na-deploy po natin. Unlike other countries, they rely on only one platform, like mRNA or inactivated platform. The Philippines have a portfolio of 8 different types of vaccines, using almost all of the various platforms. And we have proven that all of these vaccines are effective. At magkatrip po ang timing po ng mga deliveries, dahil po nung nag-deliver po tayo ng maraming vaccine, ay noong marami po tayo mga surges. Number two, the vaccination and boosters rates. Our timing in vaccination is very excellent. We have done the massive vaccination at the time that there were surges. And we immediately decided to administer boosters three months after the primary series. Meaning yung ating mga vaccine po ay talagang fresh noong June. Time na nagkaroon po tayo ng tentawag natin ang mga variants, meaning yung ating pong mga vaccine ay matataas po ang efficacy at wala pong tentawag natin waning effects. Number three, yung natural immunity, ito po yung sinasabi po lagi ni Sec. Lupin, na according to our expert, our Omicron spike was B.2, meaning yung tumataas sa ibang country, tapos na po tayo sa awan ng Diyos dito sa bagay po nito. We suffered several waves of surges. In the end, nakatulong pala ito sa ating immunity. Notwithstanding also na ang ating mga kababayan ay naging resilient at ang kanilang strong acceptance sa masking at saka yung minimum health standard ay malaki po ang naitulong para sa another layer of protection. Next slide, please. Ang nakita rin po natin yung strength ng ating vaccination ay yung ating mga strategy na mga ginamit. Nakakulti pa lang po ang ating bakuna, Mr. President. Ibinus po natin ito sa karamihan ng mga vaccine sa NCR, Region 4A, Region 3, Region 7, Region 11, and other vulnerable cities with experience the surges. Kasi kung ano po namin, nakompute po namin ni Sec. Min sa tarani Sec. Lupin, kung i-disperse po natin ito sa buong bansa, ay wala po ito magiging effect kasi konti lang ito ang magpuhang per regions. At karamihan kung di po dito tulad ng NCR, ay may more than 100 fully vaccinated na po tayo. At ang iba pang mga matataon nila at condensed areas ay higit ng sa 80% pati na ang mga seniors. And then, thirdly, the national government maintains a strategic focus on the vulnerable sectors. Nakita po natin si Sec. Duque talagang sabi niya, huwag natin kitawan at iwanan ang ating mga vulnerable senior citizens. Kasi ito yung tinatawag natin na mag-relieve sa atin ang burden of disease at saka burden of death. So wala po tayong iwan sa ating A1 healthcare workers at saka mga ating medical professionals na mayroon na tayong all the rates na 93.84% fully vaccinated at 47.48% booster na rin po sila. At nakita po natin na more than 101% na po ang first dose po nila. Sa seniors po naman, 78.65% na po ang ating first dose at 75.31% with second dose na po. At nakita po natin na ito po sa Hong Kong, kaya po talaga mayroong mataas na kaso at mataas po ang kanilang fatalities ay mababa po yung percentage ng vaccination ng kanilang mga seniors, more or less 33% lang po. At sa ating A3, yung people with comorbidities, nakataas na rin po ang ating coverage with 98% first dose at 93% with second dose. At tingnan din po natin na yung ating mga adult persons from 18 to 59 years old
ay 93.72% na rin po ang may first dose at 88% ang may second dose. For 60 years and above, ito po yung ating tawag natin may vulnerable sector, 78% po ang ating first dose at 75% na rin po ang ating second dose. Magagandahan lang po dito, mas mataas po ang ating coverage of percentage doon po sa mga tinatawag natin urban centers at saka mga vulnerable areas. Mataas na rin po ang ating vaccination rate sa 12-17 years old with 85% first dose and more than 75% ang second dose. At umahabo na rin po yung ating 5-11 na almost 1.5 million na po ang nababakunahan ng first dose. Next slide, please. Kung titingnan din po natin, Mr. President, 13 regions na ang mahigit na 70% ang may first dose. At ang 7 regions naman po ay may more than 70% na po vaccinated. Dalawang region na lang ang mababa, ang BARM at ang Region 12. At gagawin po nila USIC Min at saka ni SEC Means ng National Vaccination Operations Center ay pagtutulungan ang ng Region 10 ang Lanao del Sur at Marawi, while yung Region 9 ay tutulong naman po sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi areas. At ang Region 12 ay tutulong din po sa Maguindanao at sa mainline mainland area. Yan po ang pag-usapan po natin sa National Vaccination Operations Center. Following the directive of Secretary Duque, pagpuposibilihin pa rin po natin na maabot ang ating target na mapatrahan ang 90 million na mamamayan. 70 million na po sa ating mga kaubayan ay nakatanggap na po at least one dose, 0%, 78.10%. While higit sa 65 million ang may 2 doses na or 72.41 doses. Next slide, please. Sobrang mababa pa rin ang ating boosters na nasa 11.5 million pa lang. Kung titingnan po natin ang ating demography, yung almost na 20 million ang ating natitirang babakunahan ay nasa pediatric sector. Next slide, please. Dahil po sa ating pagsumikap na mayangat ang task ng vaccination, 48 areas na po ang under alert level 1, kasama na ang NCR at majority ng provinces ng Region 3, Region 4A, Region 1, Region 2, and Region 6. Ating pong hinihiling sa ating mga LGUs and stakeholders na pagtingin pa rin natin at umabakuna sa lahat ng lugar sa Pilipinas para ito'y sumailalim sa alert level 1 sa madaling panahon, which is nito gusto po ng ating economic sector para makarecover po tayo. Next slide, please. In order to maintain strong wall of protection, kinakailangan sustain natin ang ating effort na ma-achieve natin ang at least 80% vaccine coverage sa ating mga seniors and most vulnerable people. Pataasin din natin po ang booster coverage lalo na sa urban and economic centers. Number two, i-concentrate po natin ang future special vaccination na BARM. Kaya po na po tayo ng special vaccination sa BARM. Region 12.